Daddy's Jersey Direct Supplier, mga kaibigan, mga kapatid. Magandang araw na naman nga pala sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong business idea na naman ang ibibigay natin ngayong araw na to. Pero bago yan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Siyempre, sa lahat ng nag-hit ng subscribe button, nag-like, nag-comment, o nag-request para sa mga susunod nating vlogs. So, huwag na natin patagalin pa. Umpisahan na agad natin. Ang topic natin ngayong araw, buddy, is kung paano ka nga ba magne-negosyo nang walang ginagamit na kapital na puhunan. Merong mga ilang paraan kung paano ka makakapag-negosyo nang walang ginagamit na kapital pang puhunan. At yan yung tatalakayin natin ngayong araw na to. At ang tawag natin sa ituturo natin ngayon ay pre-sell o pre-selling. Pre-sell o pre-selling, ito ay paraan ng pagnenegosyo na kung saan hindi ka gagamit ng kapital o hindi ka maglalabas ng pera. At kapag natutunan mo ang pre-sell o pre-selling, kahit anong negosyo, pwede mong simulan. Ang pre-sell, buddy, ay ginagamit para magbenta ka ng wala. Medyo magulo pero ipapaliwanag pa natin ng mabuti. Siyempre, paano ba naman yun? Magbebenta ka ba naman ng wala eh? So ito, ipapaliwanag ko. Wala pa sa'yo ang produkto, pero binebenta mo na. At meron akong ginawang 3 steps para makapag-pre-sell. So una, maghanap ka ng tao na mayroong problema o kung ano man yung pangangailangan niya. Pangalawa, maghanap ka naman ng tao na pwedeng mag-provide o sumolusyon sa pangangailangan ng tao na yon. At pangatlo, gigitnaan mo silang dalawa. Dito sa pre-sell, kailangan medyo malakas yung loob mo, may konting kapal ng muka. Kasi dito, maniningil ka kagad. Isingilin mo na kaagad yung customer mo. Kaya kung mapapansin nyo minsan, di ba mayroong mga payment first policy? Tapos kapag nakasingil ka na, ipatrabaho mo naman doon sa taong kayang mag-provide ng pangangailangan ng tao na yon. O pwede din nating sabihin na yung kayang mag-supply doon sa kailangan ng tao na yon, pag nagawa mo yon, nakapag-negosyo ka na. Simpleng idea lang pero hindi siya ganun kadali i-execute. Lalo na sa mga Pilipino, akala natin naloloko tayo. Lalo na nagbebenta ka ba naman ng wala pa sa'yo, di ba? Pero ang totoo, diskarte lang yun at normal po yun sa mundo ng pagninegosyo. Siyempre, make sure na maganda, maayos at quality yung binebenta natin produkto. Siyempre, dapat sigurado tayo dun sa pinipresell natin o binebenta natin. Magkaiba ang presell sa resell. Ang resell, ibilhin mo muna yung produkto saka mo ibebenta. Naglabas ka na agad ng kapital. Ang presell naman, naniningil ka muna bago mo ibigay yung produkto o bago mo trabahuhin yung servisyo. Isa sa example ng presell, magbebenta ka ng leche plan kahit hindi mo pa nagagawa o hindi ka pa nakakagawa. Magbenta ka na kagad kahit wala ka pang ingredients. Singilin mo na kagad yung 10 tao dyan sa lugar nyo. O kaya naman pwede, umpisahan mo sa mga kamag-anak muna. Tapos kapag nagawa mo na o naluto mo na yung leche plan, saka mo naman i-deliver sa kanila. Basta ang una, maniningil ka kagad. Yun ang pre-sell o pre-selling. Hindi mo kailangan ng puhunan o kapital doon. Huwag kang mahiya, i-explain mo lang sa kanila, mga kaibigan mo naman yan eh, yung mga uumpisahan mo. O yung pagpapraktisan mo sa mga kamag-anak lang muna, sa mga malapit lang muna sa'yo. I-explain mo lang sa kanila ng mabuti nang nagpipre-selling ka. Kailangan mo na yung pera nila kasi gagamitin mo pang kapital, pambili ng mga ingredients na gagamitin mo. Kung tutusin, mabibilib pa sa'yo yan. Mas lalo silang may engganyo na pagkatiwalaan ka dahil ang lakas ng loob mong i-pre-sell yung bagay na yun. Basta walang scam, i-deliver ang dapat i-deliver. Baka mamaya, leche plan yung order sa'yo, tapos ang dumating doon, llanera lang. Huwag ganon, buddy. I-deliver mo ng maayos yung leche plan, syempre. At hindi lang sa leche plan, pwede mong gawin yung ganon. Pwede din siya sa iba't ibang klase ng pagnenegosyo. Pwede rin siya sa mga RTW, pwede din siya sa mga ulingan, pwede rin siya sa mga relo, ayan, kahit ano pwede. Hindi ka middleman. Itatago mo ang supplier mo doon sa customer mo. Hindi ka dapat lumabas na pumapagitna dahil ikaw ang magbibigay ng servisyo. At tandaan, nasa simula ka lang naman magpipresell. Hindi habang buhay, presell ka na lang ng presell. Pero, the best yan para pangsimula ng negosyo na wala kang ilalabas na kapital. At kapag nagkaroon ka na ng pera o tumubo ka na at nagkaroon ka na ng sarili mong pampuhunan, ipunin mo para ikaw na ang magpo-provide nun. O para sa sarili mong manufacturing, sarili mong company, at meron ka na rin pambayad para sa mga tao mo. Yan ang pre-sell, buddy. Nagsisimula lang yan sa lakas ng loob at paniniwala sa idea mo. Kahit wala pa sa kamay mo, eh kaya mo nang maibenta.
Yan ang pre-sale. So body practice niyo yan. At kapag natutunan mo kung paano gumawa ng pera galing sa wala, body, hindi ka na basta-basta masisiro sa buhay. Kahit anong klase pa ng negosyo, body, kaya mo nang negosyohin yan. Nung nag-start ako mag-business, hindi ko alam yung pre-sale o pre-selling. Lahat ng negosyo ko nag-umpisa sa kapital. Nagkaroon ako ng license sound business, so kahit papaano naglabas ako ng pera doon. Nagkaroon ako ng tattoo business, naglabas din ako ng kapital doon. At marami pa akong naging negosyo na lahat ay inuumpisahan ko palagi sa kapital. Dahil nga ang mentalidad ko noong mga panahon pa na yun, ikatulad din ang mentalidad ng mga ordinaryong negosyante na kailangan mo ng kapital bago ka makapagsimula. Wala namang masama, lalo na kung marami ka naman pera. Pero tulad nga na sinabi ko, merong paraan na hindi laging sa pera magsisimula. At yun nga yung pre-sale o pre-selling. At isa yan sa mga natutunan ko sa mga dati kong negosyo na pwede naman palang hindi muna ako maglalabas ng kapital o hindi muna sa pera magsisimula. Hanggang sa nasanay na ako, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin ang pre-sale o pre-sale. Kung dati ang alam natin, bago ka makapag-negosyo, kailangan mo ng pera para makapagsimula. Pero dahil nakikinig kayo ngayon sa akin, sisiguraduhin ko, buddy, na kahit papaano, mababago yung pananaw nyo sa pagsisimula ng negosyo. So instead na sa pera magsisimula, dahil alam na natin ang pre-sale o pre-selling, baliktarin lang natin. Kailangan mo magsimula para magkapera. Ganun lang kasimple. At dahil alam mo na ang pre-sale, wala nang dahilan para hindi ka magsimula. Kahit anong negosyo pa yan, buddy. Para makapag-pre-sale kayo, practicein nyo muna sa kahit anong produkto. O kaya naman, practicein nyo na kagad maningil sa mga malalapit na kaibigan nyo. O malalapit na kamag-anak. O kaya naman pamilya mo, sa kanila mo na lang muna practicein. Kahit anong produkto pa yan na pwede mong i-pre-sale. Tira lang ng tira, buddy. Practice lang ng practice. Kailangan natin masanay na makipag-communicate dahil kailangan talaga natin yan. Kayang-kaya nyo yan, buddy. Gamitin lang natin kung ano yung meron tayo. Kung maganda ka o guwapo ka, gamitin mo yan para maka-attract ng customer. Kung magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta, kung ano man yung talent mo, pwede mo gamitin yun para maka-attract ng customer. Kung komedyante ka o kung ano man, pwede mo rin magamit yan para makaakit ng customer. At kapag nagawa mo na yung payment first, o sanay ka na sa singil muna bago serbisyo, malupit ka na, buddy. Iba ka na mag-isip, buddy, kesa sa ordinaryong negosyante na sa pera palagi nagsisimula dahil kasama na sa prinsipyo mo ang pre-sale o pre-selling. Hopefully may natutunan tayo para sa vlog na to. At siya nga pala, buddy, baka hindi mo pa alam, kami nga pala ang Daddy's Jersey Direct Supplier, buddy. Kami ang gumagawa ng sarili namin jersey, kami ang nagtatahe, kami ang nagpiprint. Isa rin kami sa major distributor ng jersey o pambentang jersey dito sa buong Pilipinas. Kung gusto mo ng ganitong klase ng mga negosyo o ng jersey business, kami na ang bahala mag-supply sa'yo at syempre magbebenta ka na lang. So buddy, kung gusto mo ng ganitong business, ilalagay ko na lang yung mga link ng page namin at ng groups dito sa description box. Siya nga pala, kung nagustuhan mo yung video natin, buddy, pahit naman ako ng subscribe button. Mag-like ka na rin at saka mag-comment ko na rin kung ano ba yung gusto mo maging topic natin sa mga susunod na vlogs. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana ay nakatulong ito para sa mga gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. At syempre, Sir Axel na naman nga pala ng Daddy's Jersey Direct Supplier na nag-iiwan ng katagang buddy. Basta't kailangan mo ng pambentang jersey, hanapin lang si Daddy's Jersey. Maraming pong salamat.